Magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome magpuli sa ating channel, mga ka-treasure hunter. Tayo na naman po ay magbabalik upang magbabahagi na naman ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army nang nagbaon po sila ng mga kayamanan dito po sa ating bansa. At ang ating topic ngayon na pag-uusapan ay tungkol po sa mga tumpok na bato at mga marker na ating makukuha sa kinaruroonan po ng treasure site. Dapat nga ba nating isang tabi lang yun o itapon lang yun sa paligid? Yan po ay ating pag-uusapan, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga i-upload kong videos. At bilang suporta na rin po sa aking channel. So yung pong pag-uusapan natin ang tungkol po sa mga marker na ating makukuha sa treasure sites. Dapat nga ba nating itapon ito at walang bahala na lang na isang tabi? Dapat nating tandaan, mga ka-treasure hunter, na ang rules po ng mga marker na maliliit ay napakahalaga bilang guide, sapagkat ang pagkabaon po ng mga Japanese Imperial Army ay tricky at hidden ito. Pag sinabi pong hidden, ay nariyan po sa mga maliliit na marker ang pinakasusi. At siya po ang guide na nagtuturo papunta sa pinaruroonan ng treasure. So kapag nakita po natin ang mga marker na ito, ay isa-isa po natin itong ingatan at babasahin. Huwag po nating itapon ito agad. Ipunin po natin ito, ilagay sa saku, hugasan, at ayusin nating i-analyze at titingnan po natin kung ano po ang mga hugis at mga marka nito, sapagkat yan po ay malaki ang rules na ginagampanan pagdating po sa pag-treasure hunting. Sa pag-treasure hunting ay napakahalaga po ang mga guide na markers, sapagkat yan po ay kabilang sa tinatawag na susi sa paghahanap po ng mga itinagong kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Noong una, nung ako pa lang po ay nagsisimula na mag-treasure hunting, ay baliwala sa akin ng mga markers na makukuha, at tinatapon ko ito na hindi ko alam na yun pala ay napakahalaga. At napansin ko na yun palang mga bato na medyo malaki na may mga nakaukit na object ay may laman. Kaya maaring hukay tayo ng hukay, at ako ay naghuhukay na walang alam na itinatapon ko na lang yung mga items na kung saan aking na-recover. Kabilang din po kasi sa mga bato ay napaglagyan ng mga deposito, kabilang yan ng mga diamond na kung saan nakabalot sa mga bato. So yung pong mga kakaibang mabibigat na bato na kung saan para lamang siyang mga bola or mga kwadrado or parihaba na sobrang bigat, ay may mga karga po pala ang iba nito, at maaring hindi natin alam at maitapo na lamang natin ito. At isa po yan sa aking na-experience nung ako po ay baguhan po sa pag-treasure hunting. Speaking of mga markers po na marami na makukuha sa hinuhukaya natin, ang karamihan po na ating makukuha dyan, mahuhukay, ay mga arrowhead, yung mga arrows po na maliliit, at mga object na marker, mga animal character. Katulad po halimbawa ng mga pagong na may mga ulo, may mga paa, may tulis po na mga ulo ng ahas, o ano pa mang hugis puso na maliliit na may mga tulis, at mga aro na kung saan putol, at mayroon din tinatawag na diretso o mahaba na aros. Marami po tayong makukuha na mga kakaibang sign o mga marker sa ilalim na kung saan napakahalaga na sinusundan upang matukoy natin ang nakatagong kayamanan. Maari kasing lumagpas na tayo sa paghuhukay at nasa gilid lang ang items
hindi natin alam na ito po ay nakabalot sa mga bato. Karamihan kasing mga itinago ng mga Japanese Imperial Army nung sila ay nagmamadali ay nailagay sa mga bato. Sapagkat wala na po silang time na mag-digging, nung time na yun ay gumawa na lang po sila ng mga bato at nilagyan ng mga markers ang mga bato. So sa kanilang style ay may mga maliliit silang araw na nilalagay sa treasure sites na kung saan paggapang nila itong ginagawa upang maligaw yung mga naghuhukay. So ang iba dyan na mga arrows na very tricky, mayroong pampaligaw, mayroon din namang totoo. At karamihan sa totoong mga marker ay maliliit. So maliliit at isa po sa experience ko yan na biglang nalaglag yung nakadikit na araw doon po sa ilalim. At yung araw na yun ay hindi ko alam na hindi pala pa ilalim kung hindi pa-side o pa-drift. Ibig sabihin ng pa-drift, pagapang o pakanal na kung saan maaring lumagpas ako doon sa target pailalim sapagkat naglagay din sila ng pailalim na mga marker na kung saan maaring traps at yung ibang mga arrows na ating makikita ay lihis pailalim kung hindi pa-side, so may pocket. So yung pong mga yan na mga markers na katulad po niyan ay napakahalaga sa atin pong paghukay na kung saan maintindihan natin at babasahin natin upang lubos nating malaman kung saan talaga nakalagay ang itinago ng mga Japanese Imperial Army. Sa akin pong experience, napakalawak po ang ginawa ng mga Japanese Imperial Army kapag nagpaon po sila ng treasure. Ibig sabihin, marami silang nilalagay na mga marka sa itaas na kung saan nakakalito at maliligaw talaga ang mga baguhan at maging ang hindi baguhan kung hindi pa pala rin mababasa yung ginawa po ng mga Japanese Imperial Army. So lagi po nating tandaan na ang mga maliliit na aro na nalalaglag o naiipit sa mga malalaking mga bato sa ilalim or maging mismo yung mga bato na yan ay may mga anggel o tulis na kung saan ang pinakamaliit na mga aros ay minsan yun ang nagsasabi ng totoo. So masyadong tricky at napakahirap sundan ang mga itinago ng mga Japanese Imperial Army. Isa po sa mga naka-experience niyan ay sa Mountain Province na kung saan halos butas-butas na po ang burol na kanilang hinukayan at napurdoy na sila at nawala na sila ng panggastos. Sumurinder sila sapagkat wala silang nakita. Subalit hindi nila alam yung mga bato pala na maliliit na yun na ang itinuturo at may mga design ay ang tinuturo nito ay ang punong kahoy lang na kung saan nasa loob o nasa ugat yung iba. Kinain na ng ugat, bumilog yung ugat, hindi nila alam. Nung bumagyo ay natumba lamang ang mga kahoy at doon nila nakita na sa gitna pala ng kahoy ay naipasak o nailagay ang mga gold bars na kung saan. Doon lang nila nalaman nung bumagyo sapagkat yun ay nabuwal at pinutol ng DENR ang kahoy at na natuklasan nila na nandoon pala ang treasure sa loob mismo ng punong kahoy. So napaka tricky at saka napakahirap sundan ang itinago ng mga Japanese Imperial Army. Maaring nasa loob ng mga bato na malalaki na kung saan kakaiba. Kabilang din po dyan yung mga malalaking mga bato na kung saan nakabalandra sa gitna ng ilog o nakapwisto sa gitna ng ilog na sabi nila nakakatakot dahil may mga multo o may lumalabas daw na kung ano-ano. Yan po ay kabilang din sa mga napaglagyan ng mga Japanese Imperial Army. Very tricky. So yun po ang payo natin mga Katrisa Hunter na huwag niyong itapon at huwag niyong pabayaan na ikalat lang ang mga marka o sign na inyong makukuha sa paghuhukay. Napakahalaga po yan. Yan lamang ay payong Treasure Hunter at kung mayroon po kayong ibang technique ay malaya po kayong sundin ito sapagkat ito po ay sharing lamang at isinishare lang po natin ito sa inyo upang makadagdag din naman ng kaunting kalaman sa mga baguhan at maging sa mga professional treasure hunter na hindi pa alam at
gustong umigib ng kaalaman. So sana po ay mayroon tayong naibigay na naman sa inyo na kaunting kalaman tungkol po dito. At kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali, tayo po ay humihingi sa inyo ng paumanhin sapagkat nagbablog lang po tayo at nagsishare sa inyo ng kaalaman. At kung mayroon kayong mga alam na nais ninyong i-comments, paki-comments na lamang po. At koreksyon, paki-correct na lamang po upang maituwid ang mali. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood. Hanggang sa muli.